Tusker. Yeah.
napaganda yung spectating natin. Dadang, okay. Mabalik kami for game number 2 ng lower bracket grand lower bracket finals EG versus Team Secret. Pero yun yung hinahanap kong Juggernaut. They went on the side of Team Secret and EG still went for Terror Blade, parang Nate. Yep. Pinipilit pa rin nila yung Terror Blade. Tsaka hindi lang sa pinipilit, first phase pinick na nila. Pero we'll see kung gumana para sa kanila. Alam mo sa Team Secret, sa side nila, 3 times na nilang pinick this tournament yung Tiny and 3 wins na sila. So hindi lang yun, tatlong ibang player yung naglaro ng Tiny sa side sa kanila. So si Zai, si Yapzor, tsaka si Poppy yung naglaro na yan. Pero since may Darkseer naman dito sa game na to, most likely hindi si Zai ang maglalaro ng Tiny. It's probably gonna be a support boss for Yapzor Tiny, si Poppy naman sa kanyang Jakiro. And at least wala namang Sven this time na pang-sustain sa side ng Team Secret. Pero sa side ng EG naman, maganda silang pang-counter go. Meron silang Leech with the Chain Frost, Tidehunter with the Ravage. Pero yun yung mga timing niya, ang hahaba ng cooldown eh. Mm. Sa Team Secret, pwede na sila mag-push dito Team Secret, Jakiro pa lang. Jakiro dyan. Ang ganda nga ng lane kaagad dito ng Team Secret eh. Kasi lane mo lang yung Darkseer versus Terrorblade. Lapag-lapag ka na ng mga Iron Shell, mahirapan ng konti yung Terrorblade. Tapos yung Juggernaut, medyo counter ng konti dun sa Tidehunter kasi yung Blade Fury, sundan mo lang yung Tidehunter, masasaktan niya. Pero ayan, waiting tayo para sa last ban ng Team Secret. Sorry guys, napasarap yung spectate namin eh. Binabasa namin yung topic. Pagtingin ko, ay, fourth pick na pala. Nag-analyze kami dito, parang nagumaganan na kami. Fourth pick. Meditate kami nun eh. And sa draft ngayon, parang Nate, kanina in favor, mas favor ka pa rin sa Team Secret. Team Secret, sa ngayon. Ako personally, ayoko kasi yung Terrorblade eh. Hindi kasi siya nag-online ng maaga compared to other carries na medyo mas maaga yung pag online. Ayan, katulad na itong Juggernaut, Razorban, Konka, the spirit of LGD. Okay, still on the side of Team Secret. May pang deal pa rin sila ng illusion dito. Sakit yung cleave. So ang cool lang dun sa EG mid hero, so walang OD. Nature's Prophet? No, you're not gonna play Nature's Prophet. OD, pwede pa rin eh, no? Naban eh. Naban. First phase ng third ban. Konka versus Tide. Uy, classic. Konka versus Tide. Sobrang ganda ng Razor ban. Pag iniwan yung Razor kasi, ma-outlane yung Konka. Dun sa mid. Pag MK ka ba ulit dito? I'm not sure yun yung pick eh. So, tingnan natin. Dan! Number one basher ng EG. Hindi si Dan to. Number one basher. may ano na si Dan. May doppelganger. May ano na si Dan. Hindi si Dan to. Si Nate. Pero mo may title. Yo, na si Dan. Dan, kung nasan ka man, may title ka na. Number one basher ng EG. Bakit siya naging basher ng EG? Ano siya? Siya kayo nag-predict din. Tsaka ako din eh. Kaso mukhang tatalo na kami ng prediction namin. No, pero ito, they went for Death Prophet and Sumail. This is okay. Decent. Medyo pantay yung draft. Yung Juggernaut kasi usually nag-ano din yun eh, nagba-battle Fury. So, medyo magfa-farm type lang din. Pero mas maaga pa rin mag-online kaysa sa Terrorblade. So, pabor pa rin ako sa Secret kasi laning stage pa lang, medyo lamang na sila. Ayan, so depende na lang kung magawa na naman ng space si RTZ dito. At least dito, meron silang Death Prophet. So, yun, mag-ghost lang sila, try sila mag-take ng mga tower, makakapag-clash sila with the S4, Tidehunter, Ravage. May protection naman sila sa side ng Fly, meron din protection from the side of Tusk. So, halos pantay pero mas pabor ng konti sa Secret. So, shoutout dyan kay Nick. Sabog daw ako na emo. Nako, naka-black lang emo na agad. Uy, grabe. Grabe, naka-black lang emo na agad. Kulang na lang eyeliner pa. Ay, mag-eyeliner na ako next time para legit na emo. Ayan, hindi ako sabog. Sobra lang ako sa kape. Tapos, play ka ng mga Blink-182 songs. Where are you? Where are you? Ayan, I'm so sorry.
Shoutout sa Imo, caster na sabog. Hindi ako sabog. Talagang kape lang. Kailangan nakalimang kape ako. Eh, ano to, lower bracket finals. Kailangan. Oh. Gising ako dito kasi may times talaga na kailang kape. Naantok na ako. Pero game number 2, EG versus Team Secret, lower bracket. And the winner will proceed and face a VP for the grand finals. Best yes, of 5. Yes, yes. Pakilala muna natin yung mga player natin, paring Nate. For Wepas. For the side of EG, we have RTC on the Terror Blade, si Sumail naman on the Death Prophet, a Fly on the Lich, S4 on the Tidehunter, Crit on the Tuskar. And dito naman sa side ng Team Secret, si Puppy, the captain himself, playing that Jakiro. Nisha naman sa kanyang Juggernaut, Yapzor on the support Tiny. Zai naman sa kanyang offlane Darkseer and mid one Kunkka. Shoutout from Afghanistan, Joseph. Whoa. What's up, man? Nasa Afghanistan ka ba talaga? Cool. Grabe yung mga international fans natin, ano? At least yung reach natin, di lang sa Pilipinas. Mm-hmm. Maabot din sa mga Pinoy sa labas. Yung, ng, ano. Oh, yun nga. So, sa mga ano natin dyan, sa mga OFW natin dyan. Yun. At, ingat kayo lagi. Salute, and, salute. Huwag kayong magpa-stress. Kasi nakaka-stress talaga pag nasa ibang bansa amin. Oo ka ba naman. Hindi mo nakikita yung pamilya mo. Ganun. Actually, yun din yung dahilan kung bakit pinili kong ngayon kung magana. Mag-abroad. Madali lang mag-abroad, yes. Mahirap ka pa. Pero kalaban mo, homesick, no? Yeah, definitely. Tsaka yung pamilya mo talaga eh. Mm. Pero syempre kapag may galit ka sa pamilya, bahala ka dyan. Bahala ka na, mag-isa ka. Bahala ka dyan, mag-isa ka na lang. Build your own life or whatever. Pero syempre hindi naman ganun yung ano natin sa Pilipinas. Ano? Iba yung culture natin dito. Ayan, yung mga nasa barko din. Ayan, yun, mga laging so pa na, yun. Gaano, mga nagtatravel, mga nasa barko. At yun. Nakakuha si Nisha. 2-4-2. 2-4-2 trade lang ng runes and instant tip. Okay. Come out. Kala ko naman sa kalaban nila yan. Ayan. Huh. So, ang magiging lane dito, Darkseer solo versus Tidehunter. I guess okay din yun. Pero mahirapan pa rin ng konti sa lane si, ano eh, si Terrorblade. Hmm, Terrorblade. Wala pa lang Arcana si Nisha. Nisha, PM mo nga ako. Asset mo ako sa Facebook. Bigyan kita ng ano, bigyan kita ng sword ni Jug. Saka, yun lang, yung sword lang. Yung sword lang, di Arcana. Para ano, wag Arcana. Mayaman gani eh. Champion na kaya eh. Sabagay, champion. Naging champion na naging sila champion ng mga ibang tournament. Pero, sa ano mo? Anong, oh, pero wait lang. Fly, what are you doing? What are you doing there? Ah, na-toss back. Yep. Anong prediction mo for Grand Finals? Who's in favor? Kanino in favor dito? Secret. I think Secret is gonna take this 2-0. Pero EG can always surprise, you know. Halos 50-50 lang halos. Hindi siya clear-cut na, oy, Secret naman nanalo dito. Hindi na natin papanoorin to. Pero ito, ano to eh? Ginogo nila dito. Juggernaut, toss out para hindi makaabot kay Nisha. And Nisha will recover with the ward, healing ward. Hindi kailangan mag-panic yung Secret dito. Kaya pa naman nila sa top lane versus ano. Jakiro kasi nagpo-pull lang ato or nagsa-stack pull. Pero maganda dito Sumail. Maganda dito makakapalag pa rin si Sumail tulad nung game number 1. Yep. Makapalag siya sa mid lane ngayon. He went for the Death Prophet. Mag-aano lang yan. Spirit Siphon. Pero kailangan niya mag-iingat pagdating na ng mga level 6 ka rin. Kaya na kasi siya ma-solo kill eh. Pero oy, there goes the torrent. It will not connect. And the Spirit Siphon will come out. Uy, patay out ba to? Mid 1. Maabotan pero... Ooh, the salve. Sakto. Sakto yung heal ng salve doon. And, kung dalawang kalito, salve ba yung ginamit niya? Parang nag-salve siya, tapos natamaan siya, tapos nag-salve ulit eh. Pero ang laking bagay din. Oo, tick na yan. Shoutout kay Julius Lucina, Wombo X Combo, number 1 fan here in Los Angeles, Pampanga. Akala ko, Los Angeles. Of USA. LA, Los Angeles, Pampanga. I think it's the server, Chinese server. Pag ganyan, tingnan nyo kasi dito, kapag kami, mababa yung ping, tapos yung FPS namin 60, hindi kami yung naglalag yung server na yan. Yeah, it's the server. Probably the server. Ng, welcome to China! Welcome to China. Hindi, yung ano lang yun, yung pag-bounce ng network. Mga perfect world server. Yeah, iba-iba siya eh. Iba din yata yung
Actually, hindi ko sure kung pwede mong gamitin yung Steam dun eh. Hindi ko lang kung may sarili silang client. Never pa ako nakatry eh. Hindi, may client sila ng Dota 2 pero iba yung server. Yung pag-login mo mismo sa Steam. Pwede mo siya i-login sa ano eh. So, Steam pa rin yung ginagamit nila? Oo. Pwede mo siya i-login sa ano, sa command prompt. Pero okay, before siya pumasok, iba yung login. Iba yung ano niya eh. Kaya kapag nagtatest ka ng ping, parang di siya nagkoconnect sa Chinese server, no? Iba kasi yung ano nila, yung host nila. So, hindi Valve mismo. Perfect. Pagpasensyaan nyo na, guys. Pati yung registration mo, Perfect World din yung pagpaparegistrahan mo ng account. Hindi ka makakalagin. Tinry ko dati, inano ko na, in English, ano ko na eh. Para lang makalagin sa Chinese server. Pero, back to the ball game. 0-1. 4 minutes in to the ball game at 0-1 on the side of Team Secret. Secret, one game number one. Yes, sir. Yes, sir. Game number one po. Nanalo yung Team Secret. And kung matu-zero man, nandun pa rin yung title ni Arthur. Yep. Number one in third place. Number one sa third place. At least consistent. Consistent. Malay mo, di ba? Pag sa mga ibang major, maging number one in second place. Oo, di ba? Diba? Ano lang yan? Kailangan lang. Nanalo lang consistent. And shoutout po to my friend, Tropang Tilted. Hey, shoutout dyan sa mga mod. Si Paring Nikes. Ayan. At S4. Getting harassed by Ion Shield dito. Pero sumasagot dyan mga block, player. Pero aray ko, bes. Sakit. Kailangan mo layuan niya. Level 3 na yung Ion Shield. Masakit na talaga yan. Pag umabot na ng level 4, yun na yung talagang aray ka na. Kapag double Ion Shield pa, nako. Iyak ka talaga. Pero Kungka has to retreat for now. So ito yung power ng Kungka. X-Mark TP Homes. Balik ka. Dito, tingnan natin yung power ni Arthur. So far, si Arthur, nag-lane na lang din ah. Yeah. Nag-lane na lang muna siya ngayon ah. Okay pa siya. Nahihirapan si Nisha dito. Sa bagay, medyo weak nga ba naman din yung tri-lane ng Secret dito? At Team Secret, we'll see kung mag-i-spike na ba si Arthur into the mid-game or will he go for the same strat nung ginawa niya nung game number one. Mali yung basa ko sa mga lanes. Akala ko, yung Jakiro kasi syempre sobrang annoying ka ano yun eh, ka-lane yan eh. Pero parang yung Tiny na yung naging lane support tapos parang si Papi na lang yung palaging nandun sa kung san-san. Pero Vladimir's na dito ha, si Tidehunter ha, palag-palag na to. Going for the Tidehunter, there goes the Ion Shell again, harassing out S4 out of his lane. Yep. Pero yung mga nag-cancel dyan ng date ko para dito. Ayusin nyo, EG, kinancel ko date para ko dito. Nako. Sir, don't cancel dates. If I've learned anything from relationships, you never cancel anything for games. Eto, kinancel nga din nila. Here comes the snowball plus the frost shield going on to 2. Andun yung avalanche. So counter out EG. Ice path will hit perfectly on to 2. Pero ito, metamorph na commit na rin. Nandun yung healing ward para masustain. Nakatago yung healing ward dun. Sabay-sabay na naman yung pag-pop ng uy, na-cancel yung salve. And Arthur, medyo bad trip. Nakatadyahan pa rin sila dyan. And doon naman sa mid, halos pantay lang din. Lamang si Sumail sa mga denies. Pero 0-1, still 0-1. And Sumail online na with the Death Prophet. Online na yung kanyang spirit or yung kanyang ulti. And now tingnan natin kung sasama ba sila sa other lanes para mag-push. Yeah. Or will continue dito sa may mid lane. Pero again, kailangan pa rin niya talaga mag-ingat kasi kapag yung tumama yung combo man, hihirapan siya. But si Absor, hindi nila gugo, hindi nila papasukin tong EG basta-basta. Lich plus Tusk nga pala tayo, no? Frost Shield tapos tag team, bad trip. Bagal mo. Masakit din ano, masakit din ka lane ano, Tuskar Sun King. Yun, isa pa yun, grabe. Pwede kayong maging aggressive. Sobra. Grabe yung patch na ginawa dito kay ano, kay Tuskar. Naging sobrang useful siya unlike dati. Na parang medyo situational na lang yung pick. Grabe kasi yung early na tag team yung ganyan eh, grabe yung damage na ano mo sa kanila. Tapos nagsaslow pa. Yun, masakit, pero ito, EG. Sumail, lalabanan siya dito. Torrent will not connect. Coming from mid 1. Alright. And Spirit Siphon lang. And zone out lang by force of mine. Hilig kasi mag-EG. Hilig ng EG sa TV. Strat. Yeah, ano lang nila? Strat lang nila. Si Bulba yung... Uy, nawala yung... Nawala yung... Snowball. Nawala. Visual bug.
Okay. Ano yun? Ah, may creep na namatay ata doon. Maling naman nun, nagiging inuwa. Ah, kaya pala nawala kasi since nawala yung creep, nawala din yung snowball gano'n. So, visual bug. The next level play. The next level play. Saan pumunta yun? Saan natin nakaabangan? Nawala eh. Kasi kapag kita mo yung snowball, alam mo kung medyo saan umiikot papunta eh. Mm-hmm. Kaso, may natutunan well, tayo doon. Pwede nating i-abis yun. So, EG. Still, the, ano, ang passive. The passive. Kaso, ito, sinabi natin passive. Kung ka, deny na sa baba yung Tidehunter. Op. Kung ka, nakaabang. S4. S4. Kung ka against Tide. Hindi na tamahan ako. So, S4. Will survive naman dito sa may bottom. Kunat-kunat naman yan. Medyo pangit tuloy yung rotation ni mid 1 dun. So, top na lang siya pupunta. Naku, pwede na sila mag-clash dito. May boat na rin na. So, yep, nandun yung X-Mark. Oh, nasan yung boat? Gandang snowball save. Pero RTC makakaligtas ba? Arthur, there goes the Sumail with the ghost. Trying to fight Secret. At ito na yung bakbakan na iniihintay natin. Dalawa mawawala sa side ng Secret. Well played on the side of EG. Oh, ganda ng rotation ni Sumail dun. Ang ganda na nung ano eh. Nag-commit na naman sila sa isang kill pero yung snowball save na naman nandun, which bought time for Sumail to be able to TP in, you know, use his ultimate. So yun na nga, na-reverse pa nila yun, so dalawang yung namatay dun. Dying na sana si Arthur Tech, pero well played for Sumail. Top lane naman, okay. Fly, mamamatay na ata dito si Fly. Most likely. Pero Fly namatay will give damage and Fly will is out dito sa may top lane. Uy, Ravage used. Bottom lane, ginogo nila, pinupukol dito with the tag team size. Snowball. And makukuha nila yung Darkseer and EG making their move at the 10-minute mark. Then, ito na yung EG na ina-expect nating dumating series na to. Unlike kanina, basag na basag talaga yung EG. Oo, nahirapan sila eh. Sa draft talaga. Pero at least ito ngayon, tinanggal na kagad nila yung Ayo. Siyempre, hindi ka naman magpipick ng Gyro bigla. At ang katapat ngayon tuloy is yung Juggernaut. So, Juggernaut and the rest of Secret. Ito na ba yung comeback ng EG? Ayun, nakita na natin. 10 minutes, napag-ubat na si Arthur. Oo. Ito na, offline mode. Offline mode na tuloy. Offline mode. Offline on Steam. Alt-tab muna. Alt-tab muna si Arthur. At S4, gumagalaw na rin. He went to the top lane. Para sa mabigyan naman ng XP into scab sa may bottom lane. Hmm. Importante din yung dito. Yung uppercut. yung task, yung ultimate task. Basta yun. Na, Walrus Punch. Ayun, Walrus Punch. Jeez. Tagos kasi sa ano yun eh, sa Magic Immunity. Oh. Pero dito, Fly. Maiputan ulit. And Fly, mamamatay na naman dito sa may top lane. Pero, na-toss back. Toss back, S4, onto the tower. Pero, sakit. Ang kunat na itong type, papalag-palag lang yan. Ako, Diyos ko, sakit. Sakit ng crack and shots. Sakit ng anchor smash niya. Wala pang ravish dito. So, yun, tinos na. Kanina, tinos nila pabalik. Pabalik ngayon, palabas. Diyan ka muna. Sabi, hindi pala kaya. labas. Labas. Diyan ka muna. Para yan. Kapag kasi nag-try mag-Blade Fury TP yung Jug, pwede nang gamitin yung Walrus Punch pang cancel. Tsaka syempre ano din siya, isang burst din na skill. Oo, sakit din eh. So may baba, tier 1 na bottom tower. Uno. Eh, wala naman nangyayari, Jerry Maligo. Wala naman nangyayari masyado ng gagawin namin. Talagang nagpa-farm. Ang gagawin namin sa farm. Oy, sige, passive casting, sabi nga ni Trike. Oy, nagpa-farm, grabe naman humampas tong creep. Pero yun, snowball, makakatakas ba si Creep? Sige, gawin natin lahat. Nakas, pero eto, okay. Pati yung mga support, inamay na natin. At nandun yung iShark Duck. Wala na siya nagawa. Nag-rotate. Oy! Grabe naman yung Ravage yun, makakaligtas si Fly. Going for the Juggernaut. There goes the turret. And then the healing ward will be used. S4 naman, makakatakas pa dito si Fly. Lich, makakaano ba? Pero binagsakan kagad ng barko. Pero no need na. At Tidehunter na lang yung makakaligtas. Ayan, passive. Lahat ng passive skills, sabi nga ni Trike. Pero yun lang. Ayan, two quick kills going the way of Secret here. Dalawang support mamatay. Top and bottom. Pero tingnan natin. Uy, si Yapsor. Andun yung Avalanche. Pero sipsipin mo, bes!
Sipsipin mo ba yung bato? Pero ha, nandun yung ice pot. On to 2 exorcism. Kinumit na kagad. Sumail, balak umabol dito. Pero mukhang EG, ayan. Yan yung bakbakan na gusto mo. Mala-action. Eto na si Yapsor. Nasipsip na naman yung bato. Pero nakapag-shrine na yung secret. Pinipilit talaga? Ako, pilit! Ipilit mo! Sipsipin mo ba yung bato? Hanggang dulo! Pero Yapsor, Tapos, pero mamamatay si paring Tiny Tony. Pero sumayon naman. Napatagal yung stay dito. Nasaan yung mga backup mo, tol? Andyan pa yung X. Nabangga ng barko. Nabasa dun yung Death Prophet. Sobrang awkward yung clash na yun. Mamamatay rin tuloy si Crit. So dalawang mamamatay, tapos isang support lang na Tiny nakuha nyo. Nadamay pa yung isa dun. Yun nga, hindi lang yun, ginamit nyo na yung exorcism. Pero, syempre you wanna be able to use exorcism to get towers, to get Roche, yung mga objectives. Kaso watch, nabubulol na that's sponsored. Hashtag that's sponsored. Kaso that's sponsored. Kaso nuts, pre, kaso nuts. Kaso na, ah, kaso nuts. Pero yan, si at least si RT si namamatay yung mga kakampi, pero at least nabibigyan ng space. I don't know. Parang ganyan din yung nangyari kanina. Yun nga eh. Namamatay yung mga kakampi mo, nabibigyan ng space. Pero at worth it ba, diba? Secret. Ito na yung aggression. Lots of dead support. At bawi-bawi kagad dun yung team secret. Sobrang questionable talaga yung ginawa ni Sumail dun. Tsaka ni Crit. I don't know why they didn't call it off. Nakakailang toss back, diba yung toss palayo. Sobrang weird eh. Grabe, Nisha. With the rotation. Andyan na naman. Here comes the barko. Ako. Super Perry. Tinamaan. At napauwi nga si Sumail. Pabalik ng USA. Ito na yung snowball. Here comes the macro fire. Pero oy! Walrus Sponge enough to take down the Jakiro. Pero mukhang EG falling one by one again and again onto the hands of Team Secret. Yan yung action na gusto mo. Ayan. Are you not entertained? Ayan. Wala yung kanina kasi yung tumal kanina, at least nawala na. Pero ito nang kabakbakan na, diba? Ang bakbakan na. Yung kanina, tinry niyang gamitin yung snowball save, pang save dun kay Sumail. Kaso malayo siya eh. Tsaka natamaan din siya ng ice path, kaya hindi niya na-save si Sumail. Ayan, so shoutout sa mga nanonood dyan. Ayan, yung gusto niyong action, binigay na ng EJ. Yung tumal talaga kanina, nagpa-farm. Kakasko na rin. Uy, hinihit yung building, uy. Yeah, 100 HP na lang. Uy, 99 HP na lang. 98 HP na lang. Pababa lang, pababa. Spaghetti pababa. Pero ito naman. Papi, mahuhuli ba nila dito? Pero nandito yung backup. Here comes the boat. Hello. May mababangga na naman na Super Perry. Ay, sino yung tinamaan na Super Perry? Si pero ayan na. Ayan na yung exorcism. Gandang ravage on the tree. Sander. Terror Blade ni paring Arthur. Doko si RTC dropping down low. Pero makakaligtas tatlo yung makukuha ng EG. EG going for the tier 1 mid tower. And Arthur ang unti ng buhay. Naku. Grabe. Ayan na yung TV na sumasama sa clash. Yan, kanina yun na nagpa-farm. Ngayon, sasama na ako sa clash. Yan. Yung kanina kasi sobrang napapressure sila ng Io Gyro. Nahihirapan talaga sila maghanap ng fight. Pero dito, at least meron na silang pang set ang mga Ravage yan. These team fights that EG can take and they can use their and skills. Just win yan. Yung win. Hindi naman siya. Well, yeah, you could say that they won the clash kasi nakuha din yung tier 1 eh. Pero mas maganda yung transition ni RTC ngayon na he's going for butterfly. Yep. And like kanina, he went for Yasha. BKB kagad. BKB kagad, defensive item. Ayaw na ayaw mo talaga mag-ganan eh. Sa, uy, natamaan. Pero, op, patay here comes deck. Super Perry, umabot. Ayun, yun lang. Nalusaw yung Shadow Blade. Blade din pala tong Kunkka na to. So makakahanap siya ng mga kills na ganyan. Pero going for Silver Edge dito, si Mid One. And the Jug. Yung Japanese sa American nagsama sa bottom lane. Straighty eh, no? Japanese-American yan. Isang ninja tsaka isang conquistador. Oo, oh, yan. So, yan. Going for Manta style na nga rin to. Si Nisha and the EG. Ang eto na yung time nila para bumawi-bawi. Unlike kanina. Hindi na umuwi itong CRT. Low pa rin yung buhay. Pa rin. Kaya naman. Efficiency. Efficiency. Alam niya naman di papasok siguro dyan yung secret. Kaya, oh, update naman. Merong snowball. Crit ba? Makakaligtas. Naku. Tag team na. I-pop na. There goes the avalanche. And Tuskar is out. Crit yung magic po. Damage. Medyo overwhelming sa side ng secret. Mukhang mapapapipe siguro yung Tidehunter dito mamaya.
kailangan talaga nila, mapipilitan sila dito mag ano, defensive ay Solar Crest yung matutunaw yung mga illusions lang ni Arthur dito eh. Siguro isang magandang Ravage ulit tulad nung kanina plus Exo. Ay si ano si Secret yata yung nagpa-pipe pag ganito eh. Nako, mid one, naka-envy yan. Pero mali yung mahuhulaan niya. S4. Nakaramdam, pero sunod-sunod pa rin yung paghabol dito. S4, makakaligtas ba? Makaabutan pa ng X. Hindi na. Maganda rin yung Solar Crest versus syempre Juggernaut. Kapag may na-ulti doon, siya na lang yung Solar Crest. Pwede rin. O kaya kapag ginago yung isang member nung sa side ng Secret, pwede na yun, Solar Crest yung kalaban. Sa right click lang nung TB. Not to mention physical damage yung Exorcism. Mm-hmm. Oh, Yapsor. Ay! Uy! Sakit ng Anchor Smash. May blink na rin na itong si Yapsor. Nako! Na-X! Kung ka-versus Tide! May kakampi. Pwede siyang mag-ravage dito. Meron yung iba to. There goes the Ice Path. Stopping the Ravage. Pero dito sa likod, Spirit Siphon. Sumail. Naghanap ng ibang masisip-sip. Pero here comes the boat. Tatama ba kay Sumail? There goes the Omni Slash. Pero tinangkit lang. Uy! Yun napatay! Ang gandang Ravage na naman! Coming from the side of EG and Secret. Dropping one by one. Ang lalo ng HP na dito. Pero makakabangin ko ba? Secret nga lang. Nakakuha pa ng tatlo. Let's start easy. Ang bababa ng HP nila. Pero yun. Tuskar. Madadamay pa ata. Four heroes dead. Grabe. Four heroes na ba? Four heroes nga. Mamamatay sa side ng ang ganda na ng Ravage eh. Tapos. Yeah. Namatay kasi si, ano, si Sumail kagad. Wala siyang save dun sa side ng Lich. Or wala din siyang snowball save. Kaya yun, so, sobrang late din dumating si RTC dun sa clash na yun. Pero isang factor din na tumulong dun sa Secret is yung RAM galing dun sa ghost ship ni Kungka. Yung 50% damage negation. Or negation, I mean delay ng damage. Saka tawag dun. Ang ganda na sana, sinalo na nung Tide yung Omni Slash. And then, napagbitaw siya ng Ravage, kaso hindi talaga kinaya. Kailangan mag-ingat din sa Mail dun sa positioning niya sa clash. Medyo ano siya, medyo aggressive yung pag-habol niya. Tsaka nagamit na niya kagad yung Yules niya. Doon, kaya ayan, namatay din siya kagad. And si Arthur, pasarap buhay muna. Sayang yung, ano, sayang yung Ravage. Yung nalaking bagay talaga pag may Kungka ka sa team. Yep. Damage delay. Oy, pinalingon. Sinisha, pero aabot ba? Nice Ice Shard block, pero enough ba? Yung damage nila, patay Snowball. Ito. And Nisha, dropping down low. That's a big kill for the side of EG. Finally, nakakuha sila ng isang magandang kill. Transition into Roche? Roshan, sayang yung metamorph dito ni Arthur. Pero nakaabang dito, alam ng Secret na... Ako, backout ata muna sila. Secret, backout muna. Uy, yung muntik na. Ganda nang ginawa nila dun. In-X-mark nila si Yapsor, tapos nag-blinkin si Yapsor dun sa pit. Anong kunat ng Jackie Giro, ha? Tingnan mo si Poppy. Oh, tatlong bracer na ako. May trunkle pa. San ka pa? Ayun. Kula, dapat ano, apat. Kasi, di ba, apat yung kamay ng dragon. Apat kulang ng isa bitin. Late nga dun ng kamay nun, eh. Ang kulit. Kapag tinitignan mo yung mole, parang weirdo. Parang T-Rex na ewan. Ang kulit kaya. Ang kulit tignan. Kasha kaya yung bracer. Pero ito, Kungka. Oo, walang mana. Mana si Arthur. Naku. And the boat is sinking, my friend, Arthur! Yung magic damage. Naku, Yapsor naman. Walrus Punch, Yapsor. Nakakuha sila ng return kill. And Kungka, gusto nilang i-go. There goes the snowball. Pero lalaban dito, Team Secret. They want to go for the Tide. There goes the vacuum. Into the macro fire. Blast the wall. Pero ang kunat ni S4. Lalaban yung EG. Sumail with the exorcism. Walang Ghostbuster dito. Ravage. Isa lang yung tinamaan. Si Midwan lang. Ayun lang. And here comes Crit. And the rest of EG will take down na Kungka in exchange for a Terror Blade. Sakto. Pero nagamit mo na naman yung Exorcism pang clash. Wala ka na naman nakukuha ang objective dito. Pwede naman sila mag-transition into Roche. Pero medyo awkward din kasi. Awkward. Wala na rin ng Exorcism halos. Double DD damage rin. Pa. Ang swerte naman. Ah! Swerte! Yun lang. Pero wala pa yung Kungka 20 seconds. Wala din Ravage itong EG. So, two big cooldowns used. Not sure kung paano nila i-approach tong fight na to. May Omni Slash din na naka-DD, so... Hindi nila pwedeng ilaban to. Pero tatry pa rin ang EG. Pwede. Ang tapang! Ang tapang ni S4! Tankihin mo, Bes! Sidestep lang, pero nandun yung vacuum! Pinasok sa lamig itong si S4. And S4... Nade-delay nila yung fight. Kaso nandyan na yung Kungka. Kungka is back. And merong ghost ship available in Roshan. Hindi nga makukontest ng EG.
Hindi nyo talaga kaya kapag kinamit nyo na yung Gravis tsaka yung Exorcism. 11 and 18. Yun lang yung downside ng EG dito. Medyo mahaba yung cooldown ng mga ultimate nila. As compared dito sa side ng Secret naman. Ayan, wall, sakto lang. Ayan, yung Ghost Ship, tiny. Yung first two skills niya, hindi naman sobrang haba ng cooldown. Sa problema dito, hindi nila nagagamit yung ano. Hindi nila nagagamit sa objectives yung Exorcism. Yun nga, yun nga. Ginagamit niyo yun pang clash. Pero what do you do after you wanna clash? You wanna get an objective, diba? Patay na yung kalaban mo, objective ka dapat. Pero hindi, hindi ka na makakano. Ay, pero dito si Pit. Ako, snowball na naman. Mukhang that's a death to Scar. Dito sa high ground, tinuloy-tuloy nga nila. Yan lang! Ako, stuck sila dito. Tinulong mo yung sarili mo sa kamatayan. Tinry lumaban. Yeah. Pero awkward positioning coming from Crit. Tinry niya lang yung Ice Shards play, pero hindi gumana. Ayan, pipe na nga. Kailangan nila eh. Nakaka-overrun kasi yung magic damage ng Secret eh. Sakit. Pero EG, 11 and 19 and 4K network lead in favor of Team Secret ngayon. Pero Arthur going for BKB. Tanong kung maging enough ba yung BKB dito. Well, maganda naman yung high ground defend nila. Kung aangat sila, lalo na pag online yung Exorcism. Yeah. BKB na dito si Smith. Kasi yung only AoE control mo is yung Ravage talaga eh. Kaya sobrang nahihirapan. Tignan mo, kapag walang Ravage, sobrang nahihirapan talaga yung EG mag-clash. Kasi, wala eh. Task is okay, but, you know, medyo... After ng snowball, wala na. Yun nga. Yung Ice Shards, I guess, nakaka-hold in place. Pero hindi siya yung AoE talaga na disable, yung crowd control, sinasabi natin. Matapos ng laro, pero si Arthur farm is light. Well, yun talaga, playstyle nila, rotate. Oh, yun yung strat kasi nila eh. Kapag sinabi ng coach nila ni Bulba na sabihin nila, okay, RTZ, all you have to do is just farm. All you have to do is get fat. You know, your team is gonna make space for you. Just trust them to do that. Once you get your items, then you go take towers. You know, you go push. So yun yung strat nila eh. You can't really blame players in this setup. Especially kapag level na ganito. Alam nila kung ano yung kailangan nilang gawin. Alam din nung Secret kung paano yung timing nung terror play. Sobrang high level play na rin na kasi yung nangyayari dito. Ubus ka agad yung creeps dito. Pero eto, mag-a-attempt mag-push yung Secret habang dun naman sa may top lane. So makasabay din itong Secret. I mean, EG. Kasabayan nila dito. Wala, iwan na lang nila si Arthur mag-push muna dun sa baba. Ay, well, yung illusion niya, sorry. So, Nisha, hindi kailangan. Ay, giftan nyo. Yung mga mayaman dyan, giftan nyo si ng Arcana si Nisha. Giftan nyo. Kung tunay ka na fan. Oo, kung tunay ka na mag giftan nyo. Hindi, baka hindi nyo lang in-equip. Hindi tatanggi sa Arcana yan. Ano, EG. Now, on the verge of being eliminated. Oo nga eh. Sa ating lower bracket. Tower pa ba sila dito? Wala na. Wala nang outer tower yung EG. But si RTC nakikita nyo? Hindi. Siya kasi yung ano. Siya kasi yung post one. Yeah. And sa kanya nagro-rotate yung gameplay ngayon ng EG. Yung endgame, kumaga siya talaga yung titignan mo for that. Susumail naman. Nako, inahabol nila to. Medyo mahaba yung habol nila dito. Ah. Pero may Aegis pa tong Juggernaut. Oo. Masasayang kung makukomit na naman dyan yung Ravage, pati yep. Exo, tas silang mamamatay. Nako, Yapser nahuli dito sa gilid. And medyo out of position. There goes the X. Ipikinomit na nila yung boat. Andito yung Ravage. Naka-ready. Pero toss on a 2-3. Tidehunter! Nawalan ng mana. Nawalan ng mana ang kuya mo. Hindi pwede na kapit yung Ravage. Pero eto. EG, snowball save. Nako. Lich patay din. For EG, 1v1. Falling like fly sa kamay na nga. Tingnan mo si Arthur nasa taas. Oh my God. There goes the ravage. Exorcism. Papalagpa ba dito yung EG? Here comes the boat. May mamamatay ba sa side ng Secret? And napabuyback na si Tide. Pero yun lang. Mawawala si Sumail. Here comes the snowball. Pero Arthur. Nandun pa rin. Naiwan at na-isolate. Nandun pa rin. Andun pa rin si Arthur. Disaster tomorrow sa side ng EG. Oh my God. Oh, Arthur. What are you doing? What happened to Arthur? Tayo na lang. Oh, Zai with the play. Na vacuum wall siya doon. Minus 1 ka agad sa fight. Nag-pop ka ng metamorphosis doon. Ready ka ng maglaban. Pero yun lang. And EG, Secret, pwede nilang i-end to.
Pwede lang rekta yun. Pwede walang buyback sila. Oh walang my god. Buyback. I think this is over, man. It's over. For the side of EG. Oh my god, man. The third place. Number one in third place is real. Na-vacuum pa nga si Arthur. Oo. Na-vacuum. Kasama kasama pa nga din yata yung Lich, kaso yun lang. And what oh are you god. Going to do? EG is now on the verge of being eliminated, going for the throne. Team Secret, no signs of tapping out. Pero EG, anong gagawin nyo? Arthur, lalaban pa rin. Pero walang metamorph yan. Pero ito, walang Aegis yan. Rose, lalaban pa sa Team Secret. Arthur popping out the BKB. He wants to take down Poppy. Poppy dropping low. Zion na killing spree. Pero ito na yung buyback coming from the side of Team Secret. Pero aray, Kubis! Ang sakit-sakit! Naku. Arthur, without any mana. O, yun lang. Nilalabanan pa si paring Nisha. They want to go for the throne. And EG will tap out. GG will be called 2-0 on the side of Team Secret. And EG is out of the Chongqing Major. Number one in third place. Susuot ko na yung jacket ko mamaya. Black yung jacket. Pero yun nga, sobrang... Sobrang pangit na mag-exit ng tournament ng ganon. May mapapacuum ka dun sa cliff tapos wala ka na magagawa. Vacuum clip. Wala siya nagawa. Nakatayo na lang siya dun eh. Tapos pinasok pa siya. Alam ko nagtatry siya mag-TP. Tinatry niya mag-alis. Kaso nag-binlinkan ata siya nung tiny inis. Na ano yata. That's grabe. Sobrang ano? Isipin mo yung teammates mo na mamatay isa-isa tapos nasa clip na tapos nandun ka lang na, wala. Naka-metamorph. Hindi mo abot. Hindi mo abot eh. Ay, hindi abot. Wala kang 4 staff. Wala rin 4 staff yung kakampi mo. Walang anything. Oh my God. What's happening? And, sobrang, ano? Nakaka-underwhelm? Congratulations. Secret? Oo nga. Secret. 2-0-ing EG. And unfortunately, truly top 3. Truly. hindi siya top tier. Truly top 3. Oo, truly top 3. Well. Pero hindi naman siya, you know, it's nothing to be ashamed of, you know, syempre top 3. Pero ang laking bagay na may DPC points pa rin sila. 2,100 DPC points. Yan, malaking bagay pa rin. $100,000. So it's not that bad. It's okay. I mean, syempre, as EG, mataas yung expectations mo sa sarili mo. Syempre, Arteezy, Sumail, Fly, S4, Crit, you know, these are big names in the Dota scene. Yun nga lang, fall sila dito. Top 3 lang ang ma-achieve nila. And Secret goes on to the final to meet VP. And commended yung vacuum ni Zaydon. Oo. Nawalan, sobrang outplayed lang talaga. Ang nawalan ng silbi yung metamorph mo. Isipin mo full duration ng metamorph mo, nandun ka sa taas. As good as off mo na yung hands mo sa keyboard mo, ganun ka na lang eh. Wala ka na magagawa eh. Wala kang ma-reach. Wala kang ma-right click. Wala. Tsaka wala din siyang Dragon Lance or what. Wala din siyang ganun eh. Ah, that's the worst exit mo para sa tournament. Pero magbabalik kami eh. I think it's going to be the show match. So, hindi ko alam kung mabibin namin. Abangan pero, na lang guys. Abangan nyo na lang. Update namin kayo dyan sa after chat. After ng show match, it's going to be best of 5 grand finals ng Secret versus VP. Yeah. Na, wala na pala yung orange ko na ano. Na t-shirt. Sure? Mapapalit sana ako orange lang. Eh. Si Jazz yung pasuotin mo na go, go VP. Hindi, ano yun eh. Secret yun eh. Secret. Team Secret yun eh. Oo nga, yun nga pala yung ano niya. Pero babalik kami and Mumbai X Combo, quick short break muna. We will be right back.